This is my family. Good morning! Di ba ako natutulog? Alam mo bang ano? Season 4 na ako. Tinigil ko na kasi parating na si Papa eh. Kasi baka mas spoiler siya kasi nanonood siya, di ba? Tapos yun. Ano? Tinanong ako ni Papa kung nag-aircon daw ako gabi. Kasi ano, nag-times 2 yung kuryente namin. Almost times 2. Ano, paano? 200 na lang. 200 na lang times 2 na. Grabe, sabi ko na eh, bumubuelo lang yung Meralco na yan eh. Mababa. Paasahin ka dyan mababa para mag-aircon ka. Sabihin mo, ay, mababa naman yung kuryente natin last month eh. Tapos biglang, boom! Oo, hindi ko ngayon magbalik. Nilinis ko yung kalan kagabi. Hindi ko na maibalik. Ito ay nandito lang, hindi mo ang binagalaw. Hindi, wala akong binagalaw dyan. Nagalaw ko lang siya kasi na ano, na nilinis ko yung stove. Kaya nga pinatry ko muna eh, kasi baka mamay. Pero sabi naman kasi ni Kuya, kahit nakatanggal daw yan, hindi yan kaagad-agad mo lalabas ng gas. Pero para sure, balik na lang. Kalimutan namin, Tuesday na pala ngayon, kahapon pala yung Game of Thrones. Kakapanood namin ng Walking Dead. Nakalimutan na namin yung Game of Thrones. Sino lang ba? So, papanoorin. Hindi. Alin? Wala akong ginagalaw. Yung ano lang, yan lang. Dito na kasi. Yan. Baka yan nga. Nagagalaw kasi talaga siya eh. Grabe tiyata yung episode ng Game of Thrones na nakanganga ako after nung episode. Wala lang. Ayoko magkwento. Baka maging spoiler ako sa mga nanonood ng Game of Thrones. I'm gonna cook isda ulit. Alam nyo, umay na ako. Pangalawang araw pa lang yata namin nag-iisda. Parang hinahanap ko na yung baboy. Alam nyo, pagkatapos nito, magluluto ko ng pork chop kasi gusto kumain ng baboy. Pero okay lang, sacrifice. Diba? Sabi nga, kung ano yung ano daw, ang sabi ng fault ni nung pare. Ano yung sacrifice? Tapos almsgiving, tsaka prayer, yun ang importante ngayong Holy Week. So yung mga sinacrifice mo, yun yung, kumbaga yung mga dapat ginastos mo dun sa sinacrifice mo. For example, yun nga yung hindi mo pagkain ng karne, yung natipid mo dun, yung hindi mo ginastos, yun yung ibibigay mo ngayon sa almsgiving. Magpiprito ako ng tilapia. Pero, hindi siguro lahat. Mga tigi-isa lang kami. So, nilagyan ko lang ng Maggi Magic Sarap. May mga nagturo sa akin kung paano tatanggalin yung notification. Kasi, until kanina, talagang hindi ko alam kung paano. Ginawa ko na lang, dinisconnect ko yung wifi ko para ano, hindi ako may stories magtulog. Sabi dito, general daw, tapos notification center. Tapos, notification center nga ba? Alam niyo, nagbabadya na naman itong electric pa namin. Ang bagal na naman yung umikot. Tapos yung bigla nilang babagal, tapos mag-iingay siya. Tapos naamoy ko yung after niyang bumuga ng hangin, naamoy ko, parang may nasusunog sa loob. Nakakainis naman tong fan na to. Kung sakaling bumigay na naman to ngayong summer. Yes, isang linggo na naman yan mawawala. Ito yung init-init na naman. Lalo na summer pa ngayon. Ano ba yan? Iinis ako. Ba't ganyan yung Hanabishi? Buti na lang din 5 years yung warranty niya. Pero yung effort naman ng asawa ko, binabalik pa niya dun, diba?
nakakarga pa niya. Diba? Kung kalakihan yung katawan ng asawa ko eh. Ito niniluto kong tilapia. Tapos ito yung paksiyo na bangus kahapon. Yung natira, pinrito ko. Sarap yan. Tapos suka na may bawang. Tapos patis mansik. Yum! Kain lang ako. Baby, kain na tayo kasi ano, tutulungan mo ako maglinis ng CR. Tuturuan kita maglinis ng CR. Hindi ka na, senyorita. Okay lang ba? Okay lang ba maglinis ng CR? Kasi nung baby ka, kinukulit mo ko. Gusto mo maglinis ng CR? Nung baby ka. Tilapia. Yan. Yeah, tilapia. Ayan, saan yung rice natin? Kunin mo yung kaldero, dali. Saan ka? Hindi na. Ay, mainit yung kawali ah. Ito yung baby fish. Yan ba? Akala ko dying na bangus. Sandok muna tayong kanin, gusto mong pray tayo. Okay na? Bawasan. Okay, let's pray. The name of the Father. Blessed are the Lord, and this year, this year, I want to receive your bounty for so long. Why are you laughing? Do it again. Blessed are the Lord, and this year, this year, I want to receive your bounty for so long. Don't laugh, ha? Or you can do this, ha? Inaalala ka? Hindi. Kaya nga, may naalala ka nga. Mmm, sarap ng patis mansi. Ang patis mansi? Mmm. Parang gusto kong magkamay. Magkamay ka! Oo nga. Magkamay nga ako. May tinik to diba? Mmm. Fish yan eh. Hindi siya boneless. Ewan ko kung nabo-boneless yung tilapia. Pero kahit naman siya i-boneless, malalaki naman yung tinik na, hindi siya gaya ng bangus. Namiss ko yung tilapia ah. Tara. Dessert again. Kumusta ka naman dyan, bebe? First of all, I would like to say sorry kung magiging emotional ako ngayon, pero nung binabasa ko yung mga comments, yung mga messages nyo for me, parang may iba kasi nagkukwento kung paano daw nila ako unang na-discover, tapos paano sila na-hook sa mga videos ko. Alam nyo na nakakataba ng puso yung mga sinasabi nyo, tsaka alam niyo yun? Eksena, ang electric fan. Eksena. Alam niyo yung na-feel ko talaga. I felt so loved na basta, alam niyo, hindi matutumbasan ng giveaway ko yung mga messages niyo sa akin. And I feel really blessed. Talaga, alam nyo, nakakatawa yung mga messages nyo. Kasi, parang, I can't explain. Hindi ko ma-explain talaga. Basta nakakatawa. Maraming salamat. Hindi ko alam kung ano sasabihin ko. Alam nyo, para andaming kong gusto kong sabihin, pero hindi ko masabi. Nagigas nyo ba yun? Basta maraming salamat sa mga messages, sa comments.
sobrang na-appreciate ko. Basta hindi matutumbasan ng giveaway ko yung supportang binigay niya sa akin. Maliit lang tong giveaway na to, hindi to enough para suklian ko yung supportang binibigay niya sa akin tsaka sa pagmamahal. Alam niyo, kahit sa messages, sa inbox, although hindi ako kaagad-agad nakaka-reply, aminado ko doon. Hindi ko kaagad-agad nang sasagot yung mga messages niyo, pero as much as I can, hanggat meron akong free time, talaga sinasagot ko talaga yung messages. Umaabot lang ng ilang days, napapatagal lang, pero for sure sumasagot ako. Ayun, yun lang, minsan sa comments hindi ako nakakasagot kagad. Pero na-explain na, sabi ko naman na yun, 'di ba? Gusto ko lang magpasalamat. Thank you talaga. Alam niyo, talaga last year, nung ganitong panahon, alam niyo yung nafe-feel ko yung parang wala naman. Although, syempre may pamilya ako, ganyan. Pero parang alam niyo yung feeling na parang may kulang. Parang hindi ako kontento. Parang siguro dahil na lang din ako pag nanay ka, alam mo yun, parang stay-at-home mom. Nakulong ka nilang sa bahay, wala kang kaibigan, wala kang makasama, wala kang masabihan ng problema mo, wala kang makausap. Kaya nga, siguro isa na rin yun sa mga reasons kung bakit ako nagsimula mag-YouTube. Tapos mula nung nalipat kami dito, wala na, malayo na ako sa mga dating friends ko talaga. Kaya, I'm happy na I made something, parang nagkaroon ako ng connection with you, with all of you, na para na rin kayong mga kaibigan ko. Parang minsan nakaka-chat ko kayo, nakakausap ko kayo sa messages, sa comments, natutuwa ako na parang although I feel parang nawala na yung loneliness na nararamdaman ko before. Kaya thank you. Maraming salamat. At alam ko mukhang dugyot na ako kasi hindi pa ako naliligo. So, yun, tama na yung drama, maglilinis na ako CR. Maglilinis na akong banyo. Ang ginagawa ko dito sa CR, binababad ko muna ng 2 hours yung Clorox. Tapos pasisingawin ko muna kasi mabaho yung Clorox eh. After nyan, saka na ako sa salang. Saka ako na siya i-scrub. Yun. Tapos gumagamit ako ng ano, kasi yung iba, di ba parang yung iba hindi gumagamit ng cleanser. Pero kung gumagamit ako ng cleanser, lagi, pag maglilinis ng CR, kasi mas madaling maglinis ng CR pag may cleanser. Basta mas malinis. At saka, madulas kasi yung sabon eh, yung sabon panlaba. Dati kasi yun lang ginagamit ko. Tapos, bakit nga ba yun lang ginagamit ko? Tapos na mas napansin ko, pag cleanser ginagamit, mas hindi siya madulas sa floor. Kaya mas madaling linisin. Kasi remember ko one time, nadulas na ako dahil sa buong panlaba ginagamit ko. Ayun. Yun lang masyashare ko about paglilinis ng CR. Iniwan mo na ako. Sabi mo, tutulungan mo ako maglinis. Iniwan mo yung banyo queen. I am the queen. Ako masusunod. Bakit hindi mo na ako tinulungan, ha? Kasi wala nang malinisan. Uh-huh. Anak, yung ano mo, lips mo dry na. You know why? Hindi ka masyado umiinom ng water. Nag-vitamin C ka na. Wala na. Ubus na yung Scotts? Ba't hindi mo sinasabi? Bibili tayo ulit. Saan ba? Ay, wala na nga. Hindi mo sinasabi, wala ka na palang vitamin C. Anyway, ako din. Ako din pala wala ng vitamin C. Tapos ako mag-insan C. I'm so... Ay, 2 hours. Ayun, ganun ako katagal maglinis ng CR, 2 oras. Lumilipad ang oras pag ano. Isa sa mga paborito kong trabaho sa bahay, paglilinis ng CR. Maga kasi ako na-train ng nanay ko, grade 1, I think. Grade 1 pa lang, yun ang chore ko. Jay, alam mo ba? Yun ang gawain ko sa bahay dati, maglinis ng CR.
Kaya pagdating sa CR, ako ang expert. To, ano, grade 1 pa lang ako, yun ang chore ko mag, ano, maglinis sa CR, tsaka magpaligo ng mga aso. Hindi ko lang kung mapapansin niyo, pero namumula yung nose ko, tsaka yung kilay ko. Kasi nagbunot ako, nag-groom, maka na aking kilay. Mukha bang ano. Actually, hindi groom eh. Kasi wala nang igogroom dito sa kilay. Wala nang tumutubo. Tindry ko talaga siyang patubuin. Kaso, alam niyo, may mga spots na wala na talagang hair na tumutubo. Kaya yun. Nagsisimula akong magbunot ng kilay. Third year high school. Yun. Pero ano lang, paunti-unti lang. Hanggang sa third year, fourth year. College. Ayun, panipis yung kilay ko. Trim ako, tsaka nagtanggal ako ng blackheads, whiteheads sa aking nose. Kasi tomorrow, may pupunta sila ate. Tapos pupunta sila Joe, yung sa Mary Kay. Kasi they're very generous. They're very generous to let me try yung mga Mary Kay products. Free daw yun eh. So, pupunta sila dito. So, I'm gonna try out yung mga products ng Mary Kay. And, yeah, tingnan natin. Kasi, actually, hindi pa ako nakakasubok nun. First time ko pa lang. Tomorrow. Yun, kaya nilinis ko ng, inayos ko yung kilay ko para magmukhang presentable naman siya. Sabi, mag-accumulate yung whiteheads ko dito sa gilid ng ilong. Nahirita na nga ako eh. Every time na nililinis ko, ang dami-dami ko nakukuha, nakakainis. So, ito yung ginagamit ko, oh. Ito yung ginagamit kong pang comedone extractor. Actually, hindi ko alam kung saan galing to. Galing to sa mommy ko eh. Diba bumili ako nito. Meron ako dito. This one. Yun nga lang, hindi kasi siya ganun ka. Ito, nakakasugat siya. Nasusugatan ako dyan. So, mas gusto kong ginagamit ito. Ito kasi hindi siya nakakasugat. Kasi ano yung dulo niya oh. Ito oh. Ayan oh. Ano yung dulo niya? Smooth. Alam niyo, gusto kong pakita sa inyo yung dami nang nakuha ko sa nose ko. Kaso, mag-iiba ang paningin niyo sa akin. masisira ang aking reputasyon. Split second. Nag-off na yung notification. Wala na, oh. Thank you kay Ems. Thank you, Ems. And Strawberry. Yun yung dalawang comment na nabasa ko kung paano i-turn off yung notification. So, thank you! May announce pala ako kasi on Saturday, mag-meet kami nila Michelle and ni Maffy. Para kasi nag-vlog din sila. If you wanna check out their channel, ilalagay kay link sa description box. So, mag-meet kami na Saturday. So, we're thinking na baka gusto nyong maki-join sa amin. You know, mag-aano lang tayo. Parang merong something, may mechanics dun eh. Dun sa meet sa ano na yan, sa meet up na yan. Parang actually maganda nga yung na ano ni Michelle na idea kasi para tipid din kasi honestly wala rin kaming own money para mapakain kayang lahat. So ay ang mangyayari is I'm not really sure kung I will fill you in with the details tomorrow kasi hindi pa ako sure about doon sa baka mamaya nagiba siya ng plano eh. So pero ito lang yung idea, parang merong specific budget for each person na yun lang ang magagastos. So kung sino yung mas pinakakonti yung nagastos for food ganyan, for gala, yung magagastos sa gala, may surprise. Ano ba? Merong prize. Ayun. So, yun lang naman ang masasabi ko. Hindi ko pa kasi alam yung exact na mechanics, pero I think parang ganun. Yun. So, if you are interested, if you wanna join us, kung gusto niyo lang, wala lang, parang hangout lang. Pupunta lang tayo ng MOA, ganyan. Tapos lakad-lakad, pasyal-pasyal. Si tapos, Michelle. Let's see. Si Michelle.
Mimay. Let's see kung hindi tingnan natin kung saan tayo mapadpad. Kung saan tayo kumain doon. I wanna make sure yung head count kung sino yung available that day ng Saturday. This will be on April 19, Saturday. Siguro around 3 p.m. or 4 p.m. ganyan onwards. Ano lang tayo ha, low profile, tamang kwentuhan, chikahan. Kung sino yung mga interested, you can email me. Lalagay ko yung email address ko sa description box para I can contact you, para masabi ko sa inyo yung mga details kung saan tayo magkikita and all that. Ano gusto mo i-build ka dito? Build? Confidence. Ano mo yung i-build mo? Confidence. Ano daw i-build niya sa Minecraft? Good night! Good night! See you tomorrow! Kamot ka kasi ng kamot eh. Manang-manak sa tatay mo.